guys, good evening. Ito ay meron tayong dalawang cellphone, isang Samsung at isang Huawei Nova 2i, tsaka Samsung na G2 Prime. Pero yung unang papalitan natin, ito yun, no? Ano nito, basag-basag din yung ano niya, LCD. Ito din, wala rin, sira na yung LCD ito. Yung gagawin natin ito, papalitan natin yung item, yung LCD niya. So papalitan natin ang bagong LCD para mapakinabangan naman ulit. So simulan na natin yung ano natin, paggawa. So madali, yung unahin natin gawin ngayon, ang una natin papalitan, this yung ano, yung LCD ng Nova 2i. Papalitan natin ang bago. So sira na to. So ito yung mapalit natin na bagong LCD ng Nova 2i. So ito yung luma. Ito yung basag-basag na rin. Ito yung basag-basag. Ito yung papalitan natin. Kailangan ang lagyan natin ng ilalim, kailangan ano, medyo malambot. Kasi pag guys, pag diin natin yan, sigurado magkaroon ng epekto yung LCD. So pwedeng, posible siya magkaroon ng leak o magka-diin yung LCD niya, magkaroon siya ng epekto o pwedeng masira yung ano ng LCD, yung display. Ano nga yung gagawin naman ito, meron siyang nakano kasi pag diin mo, automatic, nasa sumasama na siya, sumasama, hindi siya ganito, ano, ersa.
nabit na natin, dito yung dito na mula yung ano niya, pinaka fingerprint. So pag hindi ito nakabit, makalimutan natin. So hindi gagana yung pinakang fingerprint niya. So kailangan din natin pagkabit natin, kailangan iayos din natin pagkabit. So dandahan, kasi yung flicks nito masyado, masyado manipis yung lens niya ng ano, pinaka fingerprint. So yun ikakabitin natin. Huwag natin. Kasi pa ito, pag nakalimutan to, ikabit yung pinaka lens niya, maaaring hindi mag-touch yung, hindi gumagana yung pinaka fingerprint. Natin balik ng dahan-dahan kasi mahirap pag masiraan siya ng isang pisa na siya gumagana, pwedeng magka problema din siya ulit. So ito naman guys, natuto naman din ako gumawa ng ganito, hindi rin ako natuto akong magawa ng ganito, magpalit ng mga parts ng ibang unit, pero hindi po ako nag-aaral, hindi ako nag-ano sa iba na pumasok sila ng schooling para matuto gumawa ng mga gadget, pinag-aralan talaga nila. Sa akin hindi ako nag-aral para matuto. So sa akin dito, ang ginagawa ko lang, experience doon sa mga gumagawa kung paano nila ginawa habang nagpapagawa ko. So doon ko na experience yung mga sirang unit. So sila yung mga ginawa ko ng experience. Pero hanggang ngayon, natuto ako mag-ganito parts ng mga mag-change ng mga anumang sira sa gadget. Pero natuto ako, hindi naman totally lahat din nalalam ako. Kasi minsan hindi ko makayanan. So, pinaano ko din sa, meron din akong kaibigan na gumagawa din. Halimbawa, for example, mga programming. Meron din akong kaibigan na talaga siya mismo ng program kasi sa computer. Sa computer, iba kasi ang sa program kasi magpalit ka ng ibang mga parts ng gadget. So pagpalit ako ng mga LCD, touchscreen, yung mga battery. So nagtitinda din ako mga battery for order lang. O, sa mga gusto naman bumili o magpa-order, pwede na ako nag-ano ng order. So pwede na ako gumagawa, nagbibili din ako. Kasi yung yan lang ang mga guys, yung mga natin. So nag-change ako ng mga part, mayroong din ako magpapagawa. sa may tiwala, pero yung mga hindi ko naman kaya, hindi ko naman ina-accept. As pag tingin ko di ko kaya, hindi ko naman ina-accept. As ko din sa may kaya ang gumawa. So dito naman, ang importante lang ito, may tiwala yung nagpapagawa sa iyo. Kasi kung walang tiwala, wala siya magpapagawa. Wala, di magana. Okay? Babalik na natin. Try natin siya ngayon. Keep up.
dito siya, nag-open na siya. So, try na naman natin kung iba gumagana yung touchscreen. Kasi dito, pag hindi naman gumagana, halimbawa, ano yung parts ng touchscreen. So, pwede pa siya nating palitan ng yung touchscreen. Palitan pa natin ulit yung item. So, okay naman siya. So, antayin natin kung ba ibalik talaga yung pinaka-ano niya na lahat. Kasi anytime pwede siyang, hindi natin ma-sure na lahat. As in, walang factory defect. So yung iba kasi nito mayroon factory defect, kaya mayroon siyang warranty. So pagkuha naman natin sa ano nito, mayroon siyang 1 week warranty mula sa pagkabit mo. Minsan ang iba bago, pag kinabit mo siya, minsan 3 days, 2 days, nagluloko yung item. So ang gagawin na lang natin, mayroon ba siyang araw na pwede pang habulin o mapapalitan pa ulit ng item. So ito siya na ngayon guys. So okay na, go-open na. So ito yung ganun kaano yung ano niya. Kaya lang, sa may-ari, hindi natin alam kung ano yung password niya. So wala tayong ano nito. Ano na lang nito, antay na lang natin yung may-ari. Siya na lang mismo mag-open doon sa apps o sa menu ng kanyang phone. Ang importante, nagawa na natin at okay na siya ngayon. At siya, ayan na. So makikita natin, ayan o. Ayan na ng ano niya. Kasi ang nakano sa display niya ay si... Grabe guys, si iba na alawit nga may-ari ng phone ito. Power. So, hanggang dito na lang guys. Thank you sa inyong pagsusubaybay. O kahit paano, nagawa natin ng maigi o nagawa natin palitan ng panibago ulit yung phone niya. At ito yung luma na LCD niya sa ngayon at ito ng kapalit niya na okay na. So, pwede na ulit niyang pakinabangan to, pwede na ulit niyang gamitin. Thank you ulit at salamat sa may-ari at nagtitiwala sa atin. Thank you ulit. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you.